Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ito pong talakayan natin ngayon. Magbibigay po ako ng maiksing reaksyon. Maiksing komentaryo lang po ito. Kaugnay po dito sa mga naging sagot ni Secretary of Interior and Local Government. Ano po? SILG. Ito pong si Abalos. Tinatawag po siyang SILG. Yan po yung acronym ng Secretary of Interior and Local Government. Sa atin po kasi, hawak po ng Secretary ng Interior and Local Government ang PNP. Ang Secretary niyan, itong si Abalos. Ay kaugnay dito sa pagpatay kay Digamo, maraming mga isyung binabato ang kampo ni Congressman Arnie Teves dito kay Abalos. Kasi bago pa nangyari yung pagpatay kay Digamo, mahigpit na ang away ni Teves at ni Abalos. Wala pa yung pagpatay na yan. Ngayon, nangyari yung pagpatay kay Digamo. Siyempre, ang isa sa mga pangunahing ahensya ng gobyerno na mai-involve dyan ay ang Philippine National Police na nasa ilalim ng Department of Interior and Local Government. At ang sekretary ng DILG ay itong si Abalos na mahigpit na kalaban ni Teves, kahit wala pa yung pangyayari na yan. Ano? So ngayon, sari-saring mga issue ngayon ang ibinabato kay Abalos ng kampo ni Teves. Nandyan yung issue na plante daw yung mga ebidensya, yung mga nakuha raw na mga baril, at saka mga pampasabog o explosives, pati mga ammunitions, yung isinagawa daw na raid doon sa mga bahay at ari-arian ni Congressman Arnie Teves, lang yung mga ginawa sinagawa daw na yon na pagsi-search ay hindi naman sinunod ang proseso. Hindi raw nasunod ang tamang proseso ng pagsasagawa ng search. O yun, maraming issues kay Abalos. At isa pang issue nga sa kanya na ginagawa daw yan ni Abalos na idiin si Congressman Arnie Teves bilang political vendetta. O yan. Kaya sinabi rin niyang issue na yan. Ano, mga kabunyog, mga kababayan, yung issue na ginagantihan lang daw ni Abalos si Arnie Teves dahil ano nga daw, political vendetta, kaya ngayon dinidiin ni Abalos si Teves. So nag press conference itong si Abalos, isa-isang sinagot niya yung mga issues na yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Ganon din yung iba pang mga bagay kaugnay sa kaso ng pagpatay kay Governor Digamo. Halimbawa, sino pa ba ang mga hinahabol na mga suspects? Ano nang nangyayari sa kanila? O yan, pakinggan po natin. Tapos habang pinapanood natin to, magbibigay po ako ng reactions. It's an interagency from the PNP and the NBI talaga nagko-coordinate. Ayaw namin ng any technicality here dito. Gusto namin malinis. And what is the test here is that it should stand in court. That is very important. Thank you, sir. Okay. Sir, yeah. Kaya kaya sa from the Philippine chat, sino yung mastermind? At least meron kayong target na... Well, importante rito talaga, Bella. Mahirap magbigay ng time frame. But what is important is right now, malalakas na ang lead namin. May sinusundan na kami rito. Meron nang nagbigay ng extrajudicial confession eh. No? Through that, madali na ito. Madali na ito. Ang importante talaga, mahuli ka agad to mastermind na ito. Okay. Sir, dun sa 13 more cases na isasampa ng PNP and PFP na suspect against sa Digamo case, or meron pang labas sa lima? Well, you cannot tell eh. You cannot tell eh. Jean? Marami pang lumalabas kasi eh. Ang dami pang... Of course, yung mastermind, meron ka ng mga pangalan dyan. Pero yung ibang participants, marami pang pwedeng lumabas eh. Jill.
Yes, sir. Yung for filing po na 13 cases, like I said earlier, yung previously for arrested personalities po will be included as respondents for the these 13 cases plus the other 12 dyan, those who are still subject of pursuit operations po. Oh, ano lang, walang politiko na kasama dun sa next na ipapayin. Like what the, our SID said, we don't want to name names yet until such time that the corresponding cases will be filed officially before the Department of Justice. Siguro what we will do here, no? I will present the official, give me a few days, kukunin ko lang yung executive order, ipapresent ko yung buong task force sa inyo. No? Together with the representatives of each agency. Government. And we will give you briefing. Kung wala lang ako, huwag kayo magagalit, ha? Talagang makapal na itong aybag ko, wala na akong tulog. I will, Gene is there, I task them, or depende, it could be Gene, or it could be sa NBI, or it could be the AFP, sama-sama maghahalinghinan sila, just so merong briefing regularly with the media. Okay? Well, what is important is all angles, we're having it covered. Each and every information that we have are very crucial. Kaya importante yung mga information, magsabi lang po kayo. At yan po ay talagang, ang maganda rito, marami kami manpower ngayon. Dahil pwede imbisigahan to ng AFP, pwede imbisigahan ng PNP, pwede imbisigahan ng NBI. And then you've got your borders. No? Kompleto, kasama na rin, iningi ko rin ng tulong ang Department of Transportation. Ang immigration nandiyan na. This is the whole of a government approach here. Talagang ito, magbabayad to. Magbabayad talaga itong gumawa nito. We will give them, sabi nga, ang presidente na ito, ha, galit na presidente, give them the full force of the law. Well, basta ganito lang masasabi ko. We've got some leads na pinafollow namin. Ang on custody ngayon ay apat, no? At lahat ng mga kasama nito, marami na nga, ito nga pala, mabuti sinabi mo yan. Sa mga hindi pa nauhuli, sumuko na kayo. May nag-offer ng reward para sa inyo. Nag-extra judicial confession na ang mga kasama ninyo. Yung nag-utos sa inyo, iba utak niyan. Baka bandang huli, papatay pa kayo. Okay. Si Tony Ton Gallardo, ang sabi niya, hindi yata matukoy kung sinong mastermind. Magulo kasi itong si Sila Abalos eh. Magulo eh. Ang sinasabi nila, hindi pa nahuhuli ang mastermind. Hindi pa raw nahuhuli ang mastermind. Ang malinaw dito, kahit yung mga naaresto na ng mga suspects, yung mga naaresto kaagad, yung mga dati, yung mga lumilitaw na may kagagawan talaga ng pagpatay, apat na ito na hawak ng NBI, tinuro na nila eh, sinabi na nila na isang Congressman Tevez sa di umano ang nag-uto sa kanila. So, malinaw kung sino yung nasa likod, yung nag-utos. Ngayon, sinasabi pa kasi nito nila Abalos at yung iba pang mga nagbe-briefing. Kapag may press con, sinasabi nilang huhulihin natin ang mastermind. Hinahabol na law nila, tinutugis nila sa bundok ang mastermind. Nalilito tuloy ang mga tao. Kaya magulo kasi itong mga ano eh mga paliwanag nito nila Abalos eh. Ang malinaw dito, kahit si Abalos, alam niya kung sinong nag-utos. O yon, alam niya yon. Pakinggan niyo. Ang sabi nga dito ni Abalos, kayo na mga hindi pa nahuhuli, kayo na mga ano pa tumatakas pa. Sumuko na kayo. Yun ang panawagan niya. Ang sinasabi niya diyan kasi ang sinasabi ng PNP at ng mga awtoridad, mga 10 hanggang 12 ang may kagagawan ng actual na operation. Ibig sabihin, hindi kasama yung mga nagplano, hindi kasama yung mga nag-utos, yung dun lang sa actual na operation. Yung sa actual na operation, 10 daw hanggang 12.
ay naaresto na yung apat eh. Hawak na nila ngayon yung apat. Tapos namatay yung isa. O di lima. Lima ngayon. So mayroon pang hinahabol na lima hanggang pito. Sabi nga nila, lima hanggang sampo. Ito yung sinasabi ni Abalus na sabi niya, sumuko na kayo. Itong mga tumatakas pa hanggang ngayon. Ang sabi naman ng AFP, nasa bundok daw ang mga ito, doon nagtatago. Winawarningan ngayon ni Abalus, sumuko na kayo. Oh, ngayon may minimension siya na mastermind. Ang paliwanag po doon ganito. Sinubaybayan ko kasi yung mga paliwanag nila. Yun talaga daw leader ng operation. Ibig sabihin, yung leader ng nagsagawa ng operasyon, wala pa doon sa apat na nahuli na at doon sa isang napatay. Yun yung sinasabi ni Abalus. Yun yung sinasabi nila. Ngayon, tinuturing nila itong mastermind din kasi ito talaga yung parang head ng operation. Nakausap nung nag-utos. Parang kung ano, parang kay Bantag at ano, doon sa kaso ng pagpatay kay Persilapid, ang nag-utos ay si Bantag. Ang nag-leader ng pagsagawa o pag-execute si Sulweta. Ganun yung sinasabi nito ni Abalus. Hindi niya kasi, marami pa kasi itong mga pasikot-sikot eh. Naglilito ang mga nanunood eh. Ang nag-utos, malinaw kung sino. Pero yung leader ng actual na operation, yung nag-execute, wala pa, at large pa. Ang sinasabi nga nila, itong nag-leader ng operation na yan ay dati ring military. Wala yan dun sa hawak na nilang apat at dun sa isang napatay. Yun yung hinahabol nila. Ginagamit nila dun ang terminong mastermind pa rin. Ibig sabihin, kausap nung nag-utos. Ang sinasabi niya, oy, ikaw mastermind, kilala ka na namin. Kasi may hint na sila kung sino yon. Yung mastermind na tumatakas pa rin ngayon, yung namuno sa actual na operation. Sabi niya, pag hindi ka sumuko at kayo na mga nagtatago pa dyan, alam nyo naman ang nag-uto sa inyo. Alam nyo kung anong klaseng mag-isip. O alam din natin kung sinong nag-utos. O, panoorin nyo po ulit. Offer ng reward para sa inyo. Nag-extra judicial confession na ang mga kasama ninyo. Yung nag-utos sa inyo, iba utak niyan. Oh, yung nag-utos sa inyo, ibang utak niyan. Baka bandang huli, papatay pa kayo. Pag-isipan nyo sarili nyo. Pag-isipan nyo pamilya nyo. Mga ibang klase to, walang konsensya to kung pumatay. Nakita nyo. Ang mensahe na yan ni Abalus, nakadirect doon sa mga kasamahan nung nahuli ng apat at napitali na isa. Mayroon kasing 10 hanggang 12. Hinahabol pa nila ito. Ito yung target ng nagpapatuloy pa ring hot pursuit operations ng Army at ng PNP. Ngayon, sinasabi ni Abalus, sumuko na kayo kasi yung nag-uto sa inyo, ibang klase yan, baka ipapatay pa kayo. Ginawa sa mga walang kalaban-laban na tao, hindi malayong gawin sa inyo at pamilya nyo. Pinakamabuti, sumuko na kayo sa amin. Inuulit ko sa mga iba pang kasamang hindi pa nahuli, sumuko na po kayo. Secretary, as of now, nagkakaroon po ng press conference. Question nila, yung marami daw red flag. Ito na. Ito yung isang issue kila Abalus. Na yung sinagawang search o paghalughog, pag-raid doon sa mga bahay at ari-arian ni Congressman Arnie Tebes, maraming red flags. Ibig sabihin, maraming hindi nasunod sa proseso ng tamang paghalughog. O pakinggan po natin kung paano yan sasaguting issue na yan ni Abalus. Raid sa bahay ni Congressman Tevez at hindi daw nasunod ang proseso. At isa sa mga pinakamalaking lapunan niya ay yung kawalan po ng body cameras na mga operatiba na nag-raid sa bahay ng kongresista. Well, ganito lang yan. No? Lahat ng kanila erase nila. No? Ang importante rito, ayon sa ating mga operatiba na police, they followed all protocols dahil maingat nga kami sa technicality rito. No? Pabayaan mo ng korte ang humusga rito. What is important ay matugis ang mastermind nito na mabilisan. Sir, ito medyo mabigat to. May mga pagdududa po daw ang kampo ni Congressman Tevez na baka may political vendetta. Ito yung pangalawang issue. Nagdududa ang kampo ni Congressman Tevez na baka may personal vendetta. Ibig sabihin, paghihiganti ni Abalus kay Tevez kasi nga magkainita na sila bago pa man yung nangyari kay Digamo. O yan po. Si DILG Abalus kay Tevez. Anong political vendetta? Magkalaban ba kami sa politika?
Di ko naman siya kalaban. Layo naman, mandaluyong ako. Anong meron? Basta ako, eto lang. Kung salbahe ka, kalaban kita. Yan lang ang prinsipyo ko sa buhay ko. Ha? Kung yan, pina-file mong dokumento, spurious, alam mo, ipikit ko mata ko. Kung spurious yan, managot ka. Hindi ba? Kung connected ka sa criminal activity, managot ka. At kung pumatay ka ng mga taong parang pinapatay mo ng hayop na walang kalaban-laban, managot ka. De, ang problema naman kasi dyan, nakuha nyo po yung issue. Ang issue kay Abalos, parang political vendetta daw ang ginagawa kay Tevez. Paghihigante kasi, mainit na nga sila eh, bago pa man yan, nag-presscon pa mga si Tevez. Diba? Nag-presscon pa si Tevez kontra sa kanya eh. Sabi niya, alam nyo, pinipersonal na ako nito ni Abalos. O yun. Hindi ba? Ang layo naman ang sagot ni Abalos. Pag political vendetta ba, ibig sabihin, kalaban mo lang sa politika? Napakaano naman ito. Abogado pa naman ito eh. Oh. Ang sabi kasi ni Abalos, political vendetta, halimbawa siya, ano siya, politiko siya sa Mandaluyong. Oh, kalabang kita sa politika sa Mandaluyong, ginagantihan kita. Yun yung punto niya. Hindi naman ganun lang yun eh. Hindi naman ganun lang ang political vendetta eh. Ang ibig sabihin noon, pinipersonal mo, ah, pinupolitika mo si Tevez. Hindi ko pinagtatanggol si Tevez, ang layo kasi ng sagot niya eh. Dapat masagot na talaga yun. Hindi ba itong ginagawa niyang ito ay ginagantihan niya si Tevez dahil mainit sa kanya si Tevez? O di ba? O yun yung dapat. Hindi naman yung issue na kaaway niya sa politika si Tevez doon sa Mandaluyong. Napaka masyado namang, panoorin nyo kasi yung sagot ni Abalos, hindi ka kumbinsido yun eh. Malamat hindi ko kinakampihan si Tevez ha. Ito po. Sa kalaban, layo naman, Mandaluyong ako. Kamay nito na mabilisan. Sir, ito medyo mabigat po. May mga pagdududa po daw ang kampo ni Congressman Tevez na baka may political vendetta si DILG Abalos kay Tevez. Anong political vendetta? Magkalaban ba kami sa politika? Hindi ko naman siya kalaban. Layo naman, Mandaluyong ako. Anong meron? Basta ako, eto lang. Kung salbahe ka, kalaban kita. Yan lang ang prinsipyo ko sa buhay ko. Ha? Kung yan, pina-file mong dokumento, spurious, alam mo, ipikit ko mata ko. Kung spurious yan, managot ka. Hindi ba? Kung connected ka sa criminal activity, managot ka. At kung pumatay ka ng mga taong parang pinapatay mo ng hayop na walang kalaban-laban, managot ka. Hindi, ang pinaka-problema talaga kasi dito sa mga officials na to ng gobyerno, tulad nito ni Abalos at saka ni Rimulya. Alam niyo ang pinaka-problema talaga sa mga yan, mga kabunyo? Wala naman silang ano eh, kasi walang track record. Kung ang record ni Abalos at saka ni Rimulya mula pa man noon ay talagang malinis din sila, hindi sila trapo, tapos nalagay sila dyan sa posisyon bilang PNP ay bilang DILG secretary, tapos nalagay si Rimulya bilang Secretary of Justice, tapos hinahabol nila ngayon sila Bantag, hinahabol nila ngayon itong sila Tevez. Yun, walang question eh. Ang problema kasi sa kanila, nakakaduda eh. Kasi wala naman talaga silang track record. Tulad niyan, yung galit si Abalos di umano, kung may gawa kang masama, kung may ano ka, kung masama ka, hahabulin talaga kita. Ay, ang dami naman diyang mga masasamang politiko rin eh. Kaya lang, talagang nasentro ngayon kay Tevez dahil nga sa pagkamatay ni Digamo. Pero ang tagal ng ganyan ni Tevez eh. Yung mga baril niya na yan, ngayon lang niya lang ba yan nahawakan? Sus naman. Di ba? Di ba? Bakit? Yung mga baril bang ni-raid ninyo na nakuha nyo, yung mga explosives na nakuha nyo kay Tevez, ngayon lang yun. Ngayon lang yun. Matagal na yan. Kaya lang, tinutolerate nyo yan dahil pare-pareho naman kayo. Ikaw, itong si Abalos, eh dati naman itong dati rin naman itong congressman eh. Ano lang yan eh, political dynasty rin yan talaga sa Mandaluyong eh. Yung father niyan, si Benjamin Abalos, alam nyo naman, yung na-involved sa Hilo Garci at saka na-involved sa NBNCTE deal. Benjamin Abalos, yung father niya. Oh, ngayon na nasa DILG itong si Ben Hur. Ha? Yung father niya, si Benjamin, siya naman ang mayor ngayon ng Mandaluyong. Oh, lahat kasi sila trapo eh. Lahat kasi sila trapo.
Lahat naman sila pare-pareho eh. Yang pag-i-stack ng mga ganyang baril, bakit? Si ano lang ba? Tibis lang ba yan? Bakit ang Remulla sa Cavite? Eh, ganyan din yan eh. Ganyan din yan. So, ngayon, ano yan? Kaya, dapat sana talaga, itong nangyari kay Digamo, magamit na ito para linisin na ng todo ang ating bansa. Hindi lang kay Tevez. Siyempre, pangunahin, habulin yan ngayon si Tevez. Panagutin siya dyan. Kung siya talaga ang mastermind yan, siya talaga ang may kagagawan yan, panagutin siya. Pero gamitin ang opportunity yan para linisin na ng todo ang bansa natin. Oh, sabi nga ni Inday Kuala, bibilib ako sa mga yan kung hindi involved sa dynasty. Totoo yan. Kahit naman si Remulla. Maganda yung mga ginagawa ni Remulla. Tinuluyan niya si Bantag. Oh, tapos ito, talagang makikita rin yung ano, pinapatupad naman ni Remulla yung batas sa pangyayaring ito kay Tevez. Totoo yan. Pero bakit hindi mabuo yung tiwala ng tao sa kanila, kay Avalos at Remulla? Ay, kasi mga political dynasty rin sila, mga trapo rin sila eh. Ha? Di ba? Oo. How solid, action decision confession, how solid, so far, yung how airtight yung hawak nating mga evidence against these mastermind? Well, basta ganito lang, no? That is why this is an interagency thing. Because we want to make sure everything will stand in court, no? Hindi lang ito nire-review ng isang ahensya, ng PNP o AFP, it passes through even the NBI to make sure it will really stand in court. As far as we are concerned, kasi I'm a lawyer myself, I do not want to file anything that will be dismissed later on. Mahirap pa on the basis, kasi we owe it to those who died. We owe it to Governor Tevez. We owe it to those other innocent victims. To Governor Degamo. We owe it to Governor... Okay, sorry. We owe it to Governor Degamo and his family, and we owe it to the other innocent victims na kailangan malinis ang aming ebidensya rito. Kailangan mahanap namin ang pumatay. Para sa kanila to. Para sa mga tao po ito na Negros. Sir, kapulit lang. Sir, yung appeal niyo po to surrender just for the accomplices ng the mastermind? Even the mastermind. Alam kong kilala mo. Ano? Toto. Idagdag ko kasi yung punto ko kanina. Tingnan nyo yun nung panahon ni Pinoy. Sino ang naghabol ng pagkaso kay ano, yung sa PDAP scam? Sinong mga kinasuhan doon? Si Revilla, si Estrada, tapos si Enrile. Okay? Yun, kinasuhan. Sinong nagkaso sa kanila? Ang Department of Justice Secretary noon, si Laila. Ang ombudsman noon, si Conchita Corpio Morales. Pag nagpipress ko noon sila Laila at saka sila Conchita Corpio Morales, maniniwala ka sa kanila kasi may credibility sila at may track record na wala namang bahid ng korupsyon sila Conchita Carpio Morales, Laila De Lima nung Secretary of Justice pa siya. Ang Solicitor General noon si Hilbay, di ba? Ha? Si Hilbay, siya ang Solicitor General. Kumbaga, pag sila, patay na nun si Robredo eh, pero ang DILG Secretary, si Robredo, hindi nung panahon na hinuli sila, inaristo, kasi inaristo sila 2013-2014, patay na si Jesse nun. Pero ibig kong sabihin, pag may mga ganyang pangyari, tapos humarap sa media si Robredo, si Jesse Robredo ha, si Conchita Carpio Morales, ombudsman, tapos si Laila De Lima bilang secretary, maniniwala ka. Kasi yung may credibility, ito kasing sila Avalos, bagamat nandyan yung intention nilang bigyan ng hustisya si Digamo, ganun din si Remulla, bigyan ng hustisya si Digamo, bigyan ng hustisya si Kaper Silapid. Pero, marami kasing kumbaga gray area sa kanila, hindi naman talaga sila solid na hindi naman talaga sila solid na yung record nila talaga kontra sila sa mga private army. Kontra sila sa private army,
kontra ba sila sa private army? Maniwala tayo. Ang dami nilang kasama sa gobyerno na maraming private armies. Dito lang sa amin sa Bicol, ang daming private armies dito ang mga politiko eh. Oh, pinag-iinitan ba nila? Hindi. Hanggat wala pang nangyayaring tulad ng Ampatuan Massacre o Maguindanao Massacre, hanggat wala na namang nangyayaring tulad niyan kay Digamo, oh, wala, hindi naman nila. Kasi hinahayaan din nila yung sistema na yan. Kasi baka bahagi din sila niyan at nanginginabang sila niyan. Yan ang totoo. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, maiksing komentaryo lang ito, no? Maiksing komentaryo lang. Okay po. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Halika na kasama ka, bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw sa bagong Pilipinas. Ang bunyog isisigaw, bunyog.